Lahat para sa panalangin. Maaari mo bang pangunawang ginong irisari para sa panalangin? Sa ngalan ng Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga sa lahat. Bago kayo umupo sa inyong upuan, ay pakipulot na muna ang mga kalat at pakiayos na rin ang inyong upuan. May lumiban ba dito sa klase? Mabuti naman kung wala. Ngayon ay dumako tayo sa layunin ng aking talakayan. Sa pagtatapos ng aralin na ito, ang mag-aaral ay una na ipapaliwanag ang tatlong antas ng modelo sa ekonomiya, pangalawa, nasusuri ang tatlong antas ng modelo sa ekonomiya, pangatlo, nalalaman ang kanilang ekonomiya sa bawat antas ng modelo. Ngunit bago tayo pumalawot sa ating talakayan, ay magbabalik-aral muna tayo kung ano ang tinalakay natin kahapon. Ikaw, Binibining Pedra Blanca, may alam ka ba kung ano yung tinalakay natin kahapon? Magaling! Ang itinalakay natin kahapon ay tungkol sa ekonomiya. Ano nga ba ang ekonomiya? Ang ekonomiya ay tungkol sa tagapangasiwa at tagapangalakal sa isang lugar na kung saan sila ang nagkokonsumo sa mga ahente. Bago tayo pumalaot sa ating talakayan ngayon, ay magkakaroon muna tayo ng laro na kung saan ay hahatiin ko kayo sa tatlong pangkat. Unang pangkat, pangalawang pangkat, pangatlong pangkat. Ang laro na ito ay tungkol sa upper class, middle class, o low class na kung saan ilalagay nyo dito ang mga litrato na ibibigay ko sa inyo. Mahusay sapagkat ang nanalo sa larong ito ay ang pangkat pangatlo. Kaya natin sila ng masigabong palakpak. Kaya ngayon, may idea na kayo kung ano yung paksang tatalakayin natin ngayon. Kaya kumuha kayo ng isang kalahating papel para sagutan ang mga katanungan. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sa pagsagot. Ipasa ang papel sa harap. Ngayon ay at ngayon may ipapakita akong larawan. Ano ang ipinapakita sa larawan? Ginoong Pirocho, may alam ka ba sa larawan na ito? Mahusay! Ikaw naman, Binibining Espora, may alam ka ba sa larawan na ito? Mahusay! Sa puntong ito, ang paksang itatalakay ko ngayon ay tungkol sa tatlong antas ng modelo sa ekonomiya. Una, ang upper class na kung saan tumutukoy ito sa pinakamayamang at pinakapangyarihang mga tao sa lipunan at madalas ang pinakamataas na porsyento ng populasyon. Pangalawa naman ay ang middle class na kung saan tumutukoy ito sa mga medyo mahirap, kabilang dito ang mga taong nagtatrabaho sa mataas na katayuan, ligtas at matatag na trabaho tulad ng mga doktor at abogado at mga taong nagmamay-ari ng kanilang sariling tahanan. Pangatlo naman ay ang low class na kung saan tumutukoy ito sa kailangan magtrabaho upang mabuhay. Wala silang masyadong matitipid at maaring mga utang din at may mababang trabaho. At ngayon, tapos na tayo sa ating talakayan, ay kumuha kayo ng kalahating papel at sagutan ang mga tanong dito sa pisara. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang sagutan ang mga katanungan. Mahusay mga bata, at ngayon ay dumako tayo sa pangkatang naway na kung saan hahatiin ko kayo sa tatlong pangkat. Unang pangkat, pangalawang pangkat, at pangatlong pangkat. Ngunit bago tayo magsisimula sa ating pangkatang naway, ay mayroon tayong pamantayang susun din. Ang unang pangkat ay upper class, at ang pangalawang pangkat ay middle class, at ang pangatlong pangkat ay low class. Bibigyan ko lamang kayo ng 15 minuto upang matapos ang gawain na ito. Mahusay! Ang nanalo sa larong ito ay ang pangkat pangalawa. Sila ang nakakuha ng malaking puntos. Ngayon, kumuha kayo ng isang buong papel at gumawa kayo ng reaksyon tungkol sa ating itinalakay sa tatlong antas ng modelo sa ekonomiya. Mahusay mga bata, sapagkat nailahad nyo ang reaksyong papel tungkol sa paksang itinalakay. Ngayon ay kumuha kayo ng isang buong papel at magsaliksik kayo ng lugar na kumukonekta sa tatlong antas ng modelo sa ekonomiya. Tumayo ang lahat, hanggang dito na lang ang ating aralin. Paalam mga bata.